Pero inalagay nyo ito. Ganito. Daan ito ng tubig. Inalagay mo yung maayos. Ganyan. Nabutan nga natin si Tate Filomeno na nilalagay yung kanyang panghuli ng isda. At may binalita sa atin. Talagang nawalan na po kayo ng pag-asa, Tatay, o may pag-asa pa po kayo magkikita? Makapatay na rin. Katagal na yun ang panahon. Sa paghahanap natin sa anak niya, mga kalingap, ay nawalan na ng pag-asa si Tate Filomeno na mahanapan ito. Dalawa sana rin yan eh. Hindi ko rin alam yung isa. Doktor, ang kinukuha nung mga 25 anos yun ngayon. Doktor, nun mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo sa malayong lugar dito sa Kapalonga ulit at dalawin natin yung isang tatay na talagang deserve tulungan, mga kalingap. Ito yung bahay niya. Hindi ko alam kung nandito tulog o naghahanap buhay. Yan ang bahay niya. Grabe sa ako, mga kalingap. Nagtagpitakping sa ako. Yung bahay ni Tatay Filomeno. Tao po. Hello. Kala ko wala ka, Tatay. Oh. Lalagnat ay. Ano po? May sakit. May sakit ka po ngayon? Mihika. Oo. Kumusta po kayo? Ay, may ginama. Bakit ka hinika, Tatay? Awan ko, gawa yata ng ulan-ulan na yung nakaraan. Yung panahon po, ano, paiba-iba po, ano? Kumusta po, anong, ano, balita po sa inyo dito? Wala naman, bukli naman. Dati rin. Hinihika po kayo ngayon? Hindi naman na. May gamot mo akong iniinom. Anong gamot, Tatay? Salbutamol. Ah, oh, okay. Buti may pinagbilhan po kayo dito. Pinalabit ko dyan sa kapitbahay ko. Ah, oh, pinalabit niyo. Ganda po at ano, nakapabili kayo para ano. May kalapati ka, Tatay, oh. Alaga mo po yan? Hindi po yan dyan sa kabila. Ah, sa kapitbahay. Hindi ka po nakahanap buhay ngayon, Tatay. Ay, hindi. Ba't nung pumunta ka rito, hindi pa na ihuhulog yan? Bakit po? Ay, nagliit ang tubig. Ah, kung maliit ang tubig, hindi ka po makahuli ng crabs? Hindi. Hindi naabot yung kinakabitan. Ganito ang kinakabitan niya. Opo. Ah, dito sa may ano na to? Yung ganyan. Yung ganyan na may tubig-tubig, dyan mo pala hinuhulog? Opo. Kahit walang tubig po, ito. Ito, daanan ang tubig yan. Ipig mo hulog dyan, wag lang kainin ng aso. Ah, okay. Pwede pala dyan. Pero hindi ba madumi, Tatay, pag nandito na sa mga... Madumi pag dito? Hindi sa kung ano, labasan. Sa mga medyo ano po dito, ano? Malayo. Kasi kung bahay-bahay, syempre hindi maiwasan maglagay ng mga basura, di ba po? Oo. Ano, Tatay, wala pa kayong balita sa mga ano, wala. Ampun nyo dati? Wala. Wala. Talagang nagsusulo na. Talagang... Ganito ang buhay ko. Tinanggap niyo na pong lubusan, ano? Magluto ako, kumain, tapos mailuluto ako. Yung mga kalinga, pinakita ni Tatay kung paano siya maglagay ng bubo, yung panghuli ng alimango, at ganun pala yung ano niya. Parang medyo madali din po, pero kung papasok kayo sa mga gubat-gubat na yan... May bangka ako, yung bangka, kaya may mga bato yan. Diyan na lang sa ilog. Ah, okay. May bangka ako, nakasakay ako. Yung tabi na yun, nang kuhan, hulog lang ng hulog, palaya. Okay. Hulog lang po kayo ng hulog, tapos pag... Pinakawit niya nun. Ilang oras, Tatay, bago nyo, ano po, kukunin maga. Ulit? Hapon, pagka maga po kukunin. Maghapon, magdamag. Ah, okay. At, tumisan ang kapal ng alibago, malayo. Opo. Yan ang hanap buhay ko. Ilang taon nyo na po itong ginagawa, Tatay, yung pag-aalimango po? Matagal na. Maaaring edad pa ako ng
25, nalaghulog na ako niyan. Saan po kayo natuto sa paghanap buhay ng ganyan, tatay? Dito na ako lumaki ay. Ah, okay. Yan lang po yung talagang naging hanap buhay niya simulat sa pulpo. Noong una, hindi ganyan lambat. Kawayan, talagang bilog. Ikabila daw na daan ng Alimango. Ganyan din. Okay. Pero bilog. Ngayon, nang makakita ako sa bayan, at may bahay din ako dyan sa Talagpukaw, kahit akong ganyan, ginaya ko. Opo. Yan. Pero ngayon lang yan, nakakuan. Ngayon, may mga 3 taon pa lang ginagawa ko. Opo. Ah, mga 3 taon pa lang na ginawa mo itong mga ano na ito? Opo. Bubo? Grabe mo, kalinga. Ayan yung mga hanap buhay ni tatay. Isda lang po yung ano no, pinagpapain. Isda. Oho. Hindi ako nagpapain ng ibang pang isda. Nabila ko. May iba pala tayo tatay. Trinay ko pong hanapin yung anak niyo pero hindi ko po nahanapan. Tinatry ko din pa din po sa mga ibang social media account. Na, nakakuan daw nga sa mga cellphone nito aking mga may kamag-anakan din ako dyan. Ay, naroon ka po baga niya. Tiyatawagan mo anak mo. Sabi ko, oo. Eh, karkulo ko, wala na yun. Baka patay na rin. Tatagal na yun ang panahon. Talagang nawalan na po kayo ng pag-asa, tatay, o may pag-asa pa po kayo magkikita? Dalawa sana rin yan, eh. Hindi ko rin alam yung isa. Ay, may dalawa. Sino itong pangalawa, tatay? Kanyan, ano ito ay, junior yan sa akin, na pangalan, Filomeno. Eh, sagat, inadap nung bayaw ko, binago sa Fairview, Quezon City ang pangalan. Ginawa ang J.R. Dario Perez. Ang bata na yan. Kanino nyo may anak yun, tatay, yung unang asawa nyo? Matay dito, na kinasama ko. Ay, yung kalibin nyo dati. Kalibin ko. Oo. Mabait yun. Mabait po. Matulungin pa tayo yun. Yung anak nyong lalaki? Hindi itong kuhan. Kinuha sa akin ay kuhan pa lang. 3 buwan. Yung bata? Wala, hindi ako alam. Wala kayo yung tatay? Binigay ko at kuhan. Sabi nung ina, pagbigyan daw yung kapatid niya, yung bungso. Sundalo yun. Sabi ko, ikaw. Ay, pag magandang pag-uusap ng mga sa akin, sunod-sunuran ako. Opo. Punta ko na, nagpunta ako sa Terbo, nag-iidad siya ng isang taon. Opo. Ay, wala pang mala yun. Yung upos nga na sigarilyo yung paglaro. Dali-dali kong bata ay isipa lang. Bakit ikaw ang pawa? Sanggol pa? Ano yun, tatay? Hindi ka na talaga pinakilala na ikaw yung tunay na ama po, ano? Hindi na po? Ay, hindi na. At ang kargol ko, ang sabi nung bayo ko, dadalhin sa Mindanao pag edad ng 12 anyos. At handog dun sa dato. At ang ama nung asawa niya, dato. Oh, okay. Yung, bakit pumayag po kayo, tatay, na ihandog sa dato yung... Ay, ano pong ibig sabihin nun na ihandog sa dato niya? Ibibigay doon sa... Ipapakita doon sa dato na anak nung asawa niya. Parang pinaampun nyo na po yun? Pinaampun lang nga yun, nung kunin sa amin. Oh, okay. Ba't pinaampun nyo po, tatay? Ay, yun ang gusto nung ina. Ay, pinagbigyan ko yung ina. Kasi naghihirap din po kay that time po. Ay, hirap na hirap kami nung mga panahon na yun. Kaya pinaampun nyo na yung junior nyo. Yung bata masasaktin. Ito lang naman dito yung nakatira sa... Diyan sa kuwan? Pansul, Laguna. Laguna, okay. Ay, alam nyo kung nasan siya ngayon? Hindi ko alam na nga. Oh, pwede kang ano, tatay, oh, baka nanonood yun. Gusto ko nga puntahan dyan sa yung mga tiyain. Opo. Sa Peter Sumil. Lalaki yun. Doktor ang kinukuha, ano, mga 25 anos yun ngayon. Ngayon po? Ay, bata ngayon. Pa. 25, ay, kalinga, 20. Ngayon lang natin nalaman na may pangalawang anak pala si ngayon, tatay. Ako. Sa kinasama lahat niya yun, dati. Binag din yun dito. Restrado rin yun sa Kapalinga. Opo.
Ayan, kasapin mo tatay, baka sakaling mapanood ka niya. Magpakilala kayo. Dari Piris, kung nasaan ka man, ay gusto kong makita ang anak ko na kinuha mo dito sa akin sa Alayaw, Kapalunga, Camarines Norte. Si Junior Pilomino Idria, na binago mong restro sa Perbio, Quezon City, ginawa mong GR, Dario Piris. Gusto ko lang naman makita ang bata kung saan mo sila roon. Kung kaya mo na sa Mindanao, eh, pakita mo sa akin. Gusto mo makita ang anak ko. Ako buhay pa, yung ina nung patay na. Yun lang po. Nang pumunta yung ina dyan sa inyo, sa Kuan, Pansol, Quezon, ay 14 anos yun si Totoy. Hindi ako nagpunta. Nung pag-edad ng 15 ni Totoy, saka namatay yung ina noon. Yan lang ang sa akin. Kung kayo'y buhay pa, pakilala niyo sa akin. Ano yan tatay, balak niyo pa pong bawiin yung anak niyo doon sa nag-alaga? Gusto ko lang na makilala ko. Kung siya ay nakatapos ng pagdoktor. Opo. Ay hindi ako nag-iintindi na kunin. At ang sabi, pag edad ng bata ng 20, sa Amerika magkuhakan medicine. Hindi ko man inaatindi. May ugulan ako nga nang meron akong kang ganyan. Gusto kong puntahan may tiyain at sabi ko, ay baka nandyan pa sa, nagtira sa kwan yun ay, Bulacan. Opo. Kung nandun pa, ay pupuntahan ko at ginalitan ako nung kapatid, pinsan unay. Ang sabi, patay na niyang ina, magpakilala ka doon sa anak mo at ikaw lang buhay. Ayaw ko. Ayaw ko masumbatan ako ng anak ko na sabihin bakit ipinamigay ko. Oo, pero pwede mo naman pong ipaliwanag kung bakit ipinamigay niyo po siya, pinaampun niyo po siya. Po, yun lang ang kuwang ko sa kanya. Kasi kung tatay, kung siya ay lumaki man dito sa poder niyo at ganito yung pamumuhay niyo, siguro hindi po siya makapag-aral ng pagka-doktor. Yun nga. Opo, kasi... At yung bayaw ko, ma'am, maigyang buhay. Opo. Dalawang nagtutulungan na magkasumunod yun. Opo. Isang bakla. Kuhan nga pa lang si Toto, 10 taon pa lang, mayroon na raw na rinigalo ng magberde na kutsing pula. E sabi ko, tinawagan ko man, makaiga ko yan, magimit sa buhay ng bata. Opo. At hindi pa kaya. Hindi pa kaya. Eh sinagot ako naman ng hindi anak kuya, hindi pa namin papagamit yan. Mm-hmm. Nakalaan lang sa kanya. Ginawang spoiled po yung anak niya, no? Ay, spoiled talaga. Opo. Tapos na ng pag-aaral, nakakuanan ko, yung inamala napunta doon sa Perbio noon. Tapos na pag-aaral, may tutor pa. Yung okay. Closing na. Opo, opo. Ang eskwilahan, may tutor yan. Maganda. Kaya sobra ang talino ng bata. Sabi nga nung ina, kahit ini lang ang papa na pakwinta mo, gaganon lang ang niyang kamay, kwinta lang lahat. Galing apo, ano? Ay, matalino. Matalino yun? Ngayon ko lang po nalaman na may pangalawa kayo. Yun ang pinakamatalinong opo, anak ko. Anak. Maputi yung kamukha ko yan, maputi sa kwan. Ay pag yun ang naalala ko ay, natulog rin ang luha ko, anak ko. Wala akong magagawa. Nung ibigay nung ina, hindi ko maalam yung ina na kung ilang taon lang, iiwanan na rin ako. Alam nyo, ramdam nyo na din po na iiwan na din kayo nung kinakasama nyo. Nagsusuka na yun ang dugo ay. Oh, may sakit na pala. Kaya pala po binigay na ano, pinampun na kasi. At ang pakiramdam niya tanong ina, hindi ko kakayanin. Opo. Kaya ibinigay niya doon sa kapatid niya, sabi sa akin, bigyan na niya natin pa at kuhan. Wala naman silang anak, 20 anos na nagsasama. Ay, ikaw. At makuha ikaw ko tayong iba. Ang sabi ng bayo ko ni Dario, hindi niya pili kuya. Nang hindi ninyo dugo. Ayun, kaya napili yung anak ko.
Wala ngayon, 25 years old na po siya, ano? Wala kami kasunduan, ano? Sabi mo, kukunin ko, o ano, binigay ko. Wala po. Basta kuhan lang. Hayaan niyo po. Ang sabi niya siya magpapalaki. Opo, hayaan niyo, ano, itry natin hanapin din tatay yun, ano? Si Junior Dario Perez. Yun po. Yun po, oo. Hayaan niyo at pagsikapan kong hanapin yung panganay niyong anak at yung pangalawang anak. At salamat naman po sa inyo. Kung makuha, habang ako ganito, malakas pa, buhay pa. Makita niyo lang. Makita ko lang sila. Paano kung ayaw na nilang pumunta dito, tatay, o kaya? Ay, magpakita sila dyan sa, kahit sa, kuan? Sa labas po. Dyan sa, ano ito, Facebook, sa cellphone. Makipag-usap sa akin. Opo. Oh. Pero wala naman po yatang anak na matitis yung magulang na hindi ko usapin kung alam nilang kayo po yung ama, yung totoong ama. Maari yun. Kung anak na hindi matigas ang loob, alam mo ba ngayon mga panahon eh, ako hindi na nagtataka. Opo. Ay, hindi katulad nung kami nung araw at talagang kahit na kami bulbugin ang magulang namin ng palo. Basta mahal namin, magulang namin. Hindi po sasama yung loob niyo, ano? Yan naman. Hindi ko pa nasasaktan. Mga 3 buwan na inalis sa akin. Opo. Yun ba, tatay, siguro hindi na pinakilala na may biological father siya, may totoong tatay. Siguro pinakilala na sila talaga yung magulang, kaya hindi po kayo hinahanap. Katulad nitong kanito, yung panganay ko yung nasa Amerika, baka binago ang kwan din doon. Pangalan? Oo, tapos yung ina. Di ba taga dito din po yung totoong asawa niyo, tatay? Di tinanong niyo din po sana. Hindi taga rito yan. Kinang kumbaga sa Matake. Opo. Naka-video ba sa atin? Na, diyan siya sa Matake, isinilang. Si Trinidad Alpante. Sa ina ay Naba. Alpante ang ama. Kaya si yung anak niya po. Kaya si Florin. Opo. Ayan, Idria na anak ng Alpante, Trinidad. Yan ang kwan niyan. Yun yung full name niya po, ano? Ayan, ipagpatuloy ko lang po na hanapin tatay yung anak niyo. Bale, dalawa na pala. Paano kaya kung susunod na naman napunta ko, tatay? Baka may pangatlo na. Wala na. Wala na, yun lang naman, doon lang sa dalawang babae ako nagkaanak. Ah, okay po. Yung namatay ko rito. Yung original na wife niyo po. Yung original na sa Amerika. Opo. Hindi pa po umuwi sa Pilipinas po yun. Hindi niyo pa. Ayawang ko. Wala na po kayong balita. Wala akong balita na nag-uwi. At lahat na naroon na doon. Yung mga nagkuha na dito ng certificate nila. Opo. Dalawang anak na lalaki. Paano po, tatay, iniisip niyo din po yung, siyempre, yung pag matanda na kayo, dumadating naman po tayo lahat sa ganung sitwasyon, yung, siyempre, ulyanin na. Ako palagay na lang alam kung ang iniisip ko, hindi ko na kaya maglapit sa pagluluto, tapusin ko ng buhay ko. May mga kapitbahay naman ako na maghahabantay ng bangkay ko. Yan ang kuhan ko. Alam na nila ang kuhan ko. Wag naman pong ganun, tatay, kasi sabi nyo nga, madami kayong kamag-anakan din naman, may pamangkin din kayo na ako hindi na kaya ng gamot. Opo, baka hindi kayo pabayaan din, tatay, sa pagkain. Wag nyo pong isipin yung kitilin nyo yung sarili nyong buhay, kasi yun yung pinakamasamang gawin sa sarili na pinahiram. Sabagay, bawal sa Panginoon Diyos na kitilin sarili kasi buhay. Kasi kung malapit ka kay God, wag mong gawin yun, tatay, kasi pinahiram lang po niya yun. Kunin niya kung kailan niya gusto yan, hindi nyo, wala po tayong karapatan na ano. Sa bagay, tama yun. Opo, wala po tayong karapatan na kitilin natin yung sarili nating buhay. Kaya huwag niyo pong isipin yun. Habang may tumutulong, may mga kamag-anapan naman po dito, ay huwag niyo pong isipin na... Ang isip ko ni Chupirmi ay umaba ang buhay ko. Opo. Na hanggang sa pumuti ng ulo ko. Ko. May tinutulungan nga kami, tatay, 101 years old na, ang lakas pa. Okay, hindi pa yun, ano? Opo, 101, pero hindi pa siya nawawalan ng pag-asa. Kilala mo si Insika, nabaya nung namimili ng kupra.
Hindi po. Hindi ka asawa nung namatay ng Bunjing? Hindi po. Ha? Sa bayan? Hindi ko po kilala. Na ito rito sa Santol. Mm. 1990 po ang edad niyan. Nagbago ng ngipin. Ilan na po ang ano? Ilan taon? 99. Ah, okay. Matanda bago na raw ang ngipin, maliliit na. Hmm, hindi na tulungan namin tatay, may bukol pa dito oh. Si tatay Carlito, taga Magsaysay. May bukol dito na nakalaylay, daladala niya ng matagal ng panahon kasi yun daw, na parang napaltikan ng kahoy yung... Carlito? Oho, napaltikan ng kahoy. May nakalawit dito? Oho. May nagida na pala yun. Opo, nakikita niyo po yun. Kung ang lalaki, hindi naman malaki. Mga kasintaas ko, pero malita sa akin ang katawaan. Mm-hmm. Opo, yun po yun. Natulungan po ni Mister na ano din, na pa-renovate yung bahay niya. Natutulungan din. Parang dalawang taon na din na natutulungan namin ni ano Mister ko. Kaya sabi ko ay, ano, halos, ano din lang. Hindi din siya nawawala ng pag-asa, tatay. Parehas kayo. Parehas kayong ano, mag-isa sa buhay. Yan lang talaga ang dapat sa tao. Opo. Ako. Ano tatay, madami ka pa pong bigas? Madami ba? Okay. Sige, bigyan na lang po kita ng ano ngayon. Ng panggamot mo. Sabi mo, kailangan mo ng panggamot. Salamat at mapabili ako bukas. Oo. Bili ka po ng gamot at... Na, ito yung kinakang ko. Minimintin lang. Hmm. Ay, kulang ha. May pabibili ako dito na yung pampaluag baga ng lima. Lima. Ito, ng gamot ito. Oh, yan pala yung mga gamot mo, tatay. Ano? Pero magpabili ka pa po para ano, tsaka ibang pangangailangan mo po, ano, tatay, oh. Maraming salamat sa inyo. Opo, pagdamutan mo muna yung maabot ko ngayon, tatay, ano. Pagpalaing kayo ng Diyos. Wala pa akong sahod sa YouTube, ilang buwan na, walang sinasahod. Diyan po, ay tulong lang po din sa mga tinutulungan ko. Sabi nga nung pinsan ko dyan, asawa nung kagawa dyan sa lagpan. Nakitaan niya namin sa sakyan ng mga kwan, oh. Ang garaan niya na bayan daw. Okay. Nagdaan daw yung pamunta roon. Opo. Yung tatay, pag ano mo yan, ah, itago mo. Papadala ko po ito yung bukas. Oo. May mga groceries ka pa po? Meron pa. Meron pa po. Meron pa dyan. Alam ko naman po yung bituka ng kagaya niya na ay medyo maliit na po yung nakakain po, ano? Mm-hmm. Eh sabi ko ay i-cash ko na lang yung ipaabot ko kay tatay ngayon. Baka sakaling pambili ng gamot. Maibili ng gamot at... Grabe na ang kuwang ko. Hika niyo po. Sipon. Mm-hmm. Hindi man hika. Mm-hmm. Sipon kundi yung kumbaga, yung bima. Opo. Pag ikaw magkikibo, parang tumataas, nabarasa ko natin. Oh, okay. Puso. Mm-hmm. Ay sabi nitong mamangkin ko dyan, yun ang niyang bilhin mo tata yung binigay ko sa yung gamot na ano ito, pantunong ng bima. Oho. Maganda po yun para ano tatay. Yan mo tatay. Sige po. Oo, pagbalik ko ay grocery naman ang dalhin ko. Pag salit-salitin ko na lang at kung ano yung kailangan mo ay magsabi ka lang po ano. Po. Maraming salamat po sa inyo. Opo, tatay. Mag-iingat ka lagi dito tatay ah. Ay, pwede mo nag-iingat. Opo. Nag-iingat ako sa... Ay, ako lang, pag nasa gabi dito, hindi ako susolo. Opo. Hindi, yung isa kong apo dyan, tapos yung ipa... Apo doon sa, kung ano yan? Pumupunta sa iyo. Dito natutulog. Maganda po. Mm. Ay, naroon naman daw ng pangal yung isa. Sige po, tatay. Opo, salamat. Na kami. Opo. Maraming salamat kayo. Pagpalaing ka ng news. Opo.